At Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture. Department of Agriculture, ang ating Secretary Kiko Laurel. Andito rin po ang ating Kongresista, Pampanga, 4th District Representative Ana York Bundok. Ang Mayor ng Candaba, Mayor Rene Estacio Baglanque, na nagpapakita ng picture. Matagal na pala kami magkakilala. Pero hindi na tayo nakikilala sa picture na yun. Tumanda na tayo pareho. Ang ating mga nagsasaka at ang ating mga kasamahan sa pamahalaan at lahat ng bisita na dumating ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagtitipon-tipon po tayo ngayong araw dito sa Candaba, Pampanga upang makiisa sa pag-aani ng palay. Inaasahan natin na ang okasyong ito ay magsisilbing hudyat sa patuloy na paglago, hindi lamang ng industriya ng palay, kundi maging sa buong sektor ng agrikultura sa susunod na mga buwan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kahanga-hangang tagumpay ng ating sektor ng agrikultura noong nakaraang taon. Dahil sa ating sama-samang pagsisikap, nagtamo tayo ng tala ng ani noong 2023 na umabot sa mahigit 20 milyong metric ton ng palay. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, isa at kalahating porsyento na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Sumasailalim po rito sa walang sawang dedikasyon ng ating mga magsasaka at sa matagumpay na pagpapaganap ng mga programa ng kagawaran ng pagsasaka. Ngunit, habang tayo ay nagdiriwang ng ating tagumpay, mahalaga rin na kilalanin natin ang mga hamon ng ating haharapin. Andiyan po ang El Nino, na kasalukuyan nagdudulot ng malawakang pinsala at perwisyo sa ating mga pananim at sa ating mga magsasaka. Inaasahan nating titindi pa ito hanggang sa susunod na buwan ng Pebrero. Tinatayag aabot po ng hanggang Hunyo nitong taon at patuloy na magdudulot ng malaking banta sa sektor ng agrikultura sa nalalabing buwan ng 2024. Gayunpaman, hindi tayo natatakot sa halip buong loob at lakas at sama-sama nating haharapin ang El Nino. Noong kami ay papunta rito, napapag-usapan namin ni Secretary Laurel ang lahat ng paano yung mga bagong sistema. Galing po kami sa Vietnam. At ang Vietnam, napakalaki po ng ani. Doon tayo bumibili pag nag-i-import tayo. Pag napipilitan tayo mag-import, karamihan ng importation natin galing sa Vietnam. Kaya nung pumunta kami ron, nauna si Secretary Kiko at pinuntahan niya, iniikot niya yung kanilang mga sakahan at para makita naman kung paano nila ginagawa na ganung kalaki ang kanilang inaani. Kaya nung papunta kami rito, napapag-usapan namin kung paano dadagdagan ang patubig. Hindi lamang dito sa Candaba, sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas. Dahil alam naman natin, kayo mga magsasaka, na naunawaan ninyo ito na mabuti, na talaga naman, basta't bigas ang pinag-uusapan, basta palay ang pinag-uusapan, ang patubig, ang talagang pampaganda para lahat ng lugar na, tree croppings na. Hindi lamang doon sa yung mga rainfed ngayon, 2 croppings lang. Dito, mabuti, may 3 croppings na kayo.
At ang sikreto talaga dyan, ang susi talaga dyan ay yung patubig. Kaya tinitignan po namin yung mga sistema na ginagawa. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation. Lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba. At hindi naman tinitignan namin makakatulong kagad ito dahil ang ini-import natin siguro about 3.5 mga 3.5 million tons sa bawat taon. Kung mabuo namin itong aming pinaplano ay lalaki ang anin natin dahil yung irrigation area 180,000 hectares more or less ang madadagdagan sa irrigable land. At makakapag third cropping ay mga 1.2 million tons pag nabuo na natin. Ngunit magsisimulan pa lang natin. Ngunit yan talaga ang sagot sa ating mga nagiging problema. Hindi lamang sa bagyo, hindi lamang sa mga El Nino, kung hindi pati na sa pag-transport ng ating mga ani. At napag-usapan din namin pati mga puerto para hindi na malayo ang pinupuntahan, hindi na malayo para makapag-transport ng inyong sinaka. Kaya't yan po ang aming mga pinaplanong upang pagandahin pa ang sitwasyon natin sa sektor ng agrikultura. Patuloy natin palakasin at pag-ibayuhin ang mga tulong para sa mga apektadong lugar at mamamayan. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. Kayo mga magsasaka, ramdam na ramdam ninyo yung tinatawag na climate change. Kaya kailangan natin, pag-aralan natin na mabuti kung mayroong mga ibang variety na pinag-aaralan baka maaring gamitin kapag masyadong malakas ang bagyo, kapag masyadong malakas ang ulan, kapag naman walang ulan, maasa tayo sa ating irrigation. Patuloy din natin isinusulong ang mga infrastrukturang magpapatatag sa ating mga sakahan sa panahon ng kalamidad. Kasabay din dito ang pagbibigay sa mga mangingisda at magsasaka ang mga paalaala at maagang babala upang maiwasan ang matinding pinsala sa mga pananim. Ngayon taon, palalawakin din natin ang patubig para sa mga sakahan ng pamamagitan ng Philippine. Ito yung sinasabi ko, Philippine Solar Irrigation Project, na mga small-scale irrigation project upang mapataas ang produksyon at kita ng ating mga magsasaka. Ito po, yung bawat isang unit ay makakapagpatubig ng 20 hektarya. At sa ganun, siguro maglalagay tayo, libo-libo itong aming pinaplanong na ilalagay at iniisip na nga namin kung paano sa budget, kung saan kukunin. At lahat ng tinatawag na supply chain, kung saan ang dinadaanan, pag inaanin ninyo, sasakay nyo, pati yung processing, nakita naman natin dito, ang ganda-ganda ng rice field ninyo, pero wala kayong processing. Kaya Bulacan pa yata pinapadala, no? Kaya yun ang dapat natin iunahin din, ang mechanization para dito na kayo mag-processing. Pinagbibili ninyo bigas na, hindi na palay. At nasa sa inyo, yung counting kita ay may iwan dito sa Candaba, may iwan dito sa Pampanga, hindi na mapupunta sa ibang lugar. Ganyan ang aming ginagawa dahil small scale. Marami naman tayong mga halimbawa na nakita sa iba't ibang bansa na maaari nating gayahin na bagay naman sa Pilipinas. Ito yung mga bagay-bagay na yan. At bukod pa rito, naglaan tayo ng 31 bilyong piso sa ilalim ng National Rice Program para sa taong 2024
upang pag-ibayuhin ang ating mga programa tulad ng production support, extension services, research and development, at syempre yung irrigation network services. Patuloy rin natin gagamitin ang pondo mula sa Rice Competitive Enhancement Fund upang palakasin ang hanay ng ating mga manggagawa at magsasaka. Malaking bahagi ng pondong ito ay gagamitin sa pamamahagi ng makinarya tulad ng tiller, tractor, seeder, thresher, rice planter, reaper, dryer at marami pang iba. Naglaan din tayo ng pondo para sa pagbibigay ng dagdag na puhunan para sa ating mga magsasaka. Ito ay pangangisawaan ng Land Bank of the Philippines at ang DBP, Development Bank of the Philippines. At sa pangunguna naman ng PhilMEC, PhilRice, Agricultural Training Institute at TESDA, patitibayin natin ang kasanayan ng ating mga Pilipino sa modernong pagsasaka. Sa aming palagay, sa mga hakbang ito, naniniwala naman kami na makakamit natin hindi lamang ang pag-angat ng antas ng buhay ng mga magsasaka, kundi pati na rin ang modernisasyon ng sektor ng agrikultura. Sa mga ating mga minamahal na nagsasaka, ang inyong dedikasyon, sakripisyo at sipag ay tunay na nagsisilbing inspirasyon sa ating lahat. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. At ang bawat butil ng palay na inyong tinatanim ay siyang tutubo at magsisilbing haligi ng ating mas matatag at mas masaganang bukas. Kaya't asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mabuhay kayong mga magsasaka. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na manatili sa stage para sa photo opportunity. Tinatawagan po natin ang ating DA officials para sa ating first set. LGU officials, maghanda na po. Salamat po. Inaanyayahan naman natin ang LGU officials sa stage. Farmer leaders, maghanda na po. Salamat po. At ngayon, inaanyayahan po natin ang farmer leaders sa stage.
Salamat po. Inaanyahan din po natin yung mga barangay captains dito po sa munisipalidad ng Candaba para sa photo opportunity sa ating mahal na Pangulo. Salamat po. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang patuloy na suporta sa ating mga magsasaka at sa pamamahagi ng tulong dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. Muli po naming inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo sa ilalim po ng stage para po sa groupie or group photo opportunity kasama po yung ating mga magsasaka. Inaanyayahan yung ating mga magsasaka na tayo po ay tumayo. At sa ating pong mga kasamang nandirito, salamat. Muli, salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Muli, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang patuloy na suporta sa ating mga magsasaka at sa pamamahagi ng tulong dito sa bayan ng Candaba, Pampanga. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.